Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Dennis Santos, Sir John Angeles, Rafael Cayas, Brian Segala, Mike Louis Arcega, at Ryan Deboton. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. JJ Helterbrand magbabalik bilang professional basketball player. Gaano nga ba katotoo yan? At Greg Slaughter nasa trading block. Nakapending na ang trade ng Ginebra. At Gilas Pilipinas may pag-asa pang makapasok sa Tokyo Olympics. Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. JJ Helterbrand magbabalik aksyon bilang professional basketball player. Gaano nga ba katotoo yan? Ayon sa post ng isang PBA page, former Ginebra player JJ Helterbrand back to play for professional basketball league in the Philippines after MPBL stint. Noong debut game nga ni JJ Helterbrand sa MPBL, ay nakapagtala nga ito ng 14 points, 8 rebounds at 8 assists. Pero unti-unti nga yung bumagsak sa mga sumunod na laro nito. Ang latest nga na balita ni JJ Helterbrand sa MPBL ay nagdadalawang isip na nga ito kung itutuloy niya ang paglalaro sa nasabing liga. Pero ngayon nga na may kumakalat na balitang magbabalik sa professional basketball itong si JJ Helterbrand, ay madaming Ginebra fans ang nagulat at excited na makita itong muling makapaglaro bilang professional player. Nag-umpisa nga ang pagkalat ng balitang yan matapos itong makitang kasama sa ginagawang pagpapakondisyon ng Ginebra players. Kaya naman, atin niyang itinanong sa ating trusted source na may connection kay JJ Helterbrand kung may katotohanan nga ba ang balitang pagbabalik professional basketball player ni The Fast. At ang sagot nga nito ay wala nga daw katotohanan yan dahil plano na nga daw nitong tuluyan ng magretiro sa basketball at nakapokus na nga ito sa kanyang business. At nang malaman nga ni JJ Helterbrand ang kumakalat na balita na yan, ay agad-agad nga itong nag-comment gamit ang kanyang official account ng Not True. Para sa akin mga chong, ay agree ako sa sagot ni JJ Helterbrand dahil wala na nga itong dapat pang patunayan dahil alam naman nating lahat kung ano ang naiambag nito hindi lang sa Barangay Ginebra kundi sa PBA. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Greg Slaughter, nakapending na ang trade sa PBA Commissioner's Office. Ayon sa post ni Snow Badwa sa kanyang website, ay ipinakita nga nito ang mga nakapending na trades na sila Don Trolliano, Roy Sumang, Christian Stan Hardinger, Greg Slaughter, Troy Rosario, Kiper Ravena, at Bo Belga. Makikita nga natin dyan ang pangalan ni Greg Slaughter at Christian Stan Hardinger na pinakamatunog ngayon na magpapalitan. Pinatotohanan nga yan sa post ng isang PBA insider na sinasabing palitang Greg Slaughter at Christian Stan Hardinger nakapending at under review ng PBA office. Isa nga lang ang ibig sabihin niyan mga chong, nakasado na at wala ng atrasan ang palitang Greg Slaughter at Christian Stan Hardinger. Dahil sakaling maging okay na ito sa PBA office at PBA boards, ay tuloy na ang pagkuha ng Barangay Ginebra kay Christian Stan Hardinger. Para sa aking opinion mga chong, ay hindi sa binababa ko ang kalidad ng isang Christian Stan Hardinger. Pero kung titignan nating mabuti ang kasalukuyang lineup ng Barangay Ginebra, ay hindi talaga nila kinakailangan
itong si Christian Stan Hardinger. Dahil unang-una ay mayroon na silang Chapet Aguilar at Craig Slaughter na magiging threat ngayong paparating na panibagong season dahil sa improvement ni Craig Slaughter sa kanyang skills. Pangalawa ay mayroon na ngang chemistry itong si Chapet Aguilar at Craig Slaughter. Pangatlo ay legit shooter talaga ang pinaka kinakailangan ng Barangay Ginebra. At si Coach Tim Cohn na nga mismo ang umamin na kulang talaga sila sa outside threat. At kung matutuloy naman ang pagkuha ng Barangay Ginebra kay Christian Stan Hardinger, ay kinakailangan nga nilang gumugol ng isang conference bago makuha ni Christian Stan Hardinger ang chemistry at triangle offense ni Coach Tim Cohn. At malaking problema nga yan para sa Barangay Ginebra dahil tinatarget nilang maka-grand slam ngayong season. Pero sa ngayon mga chong ay nakapending pa lang at pwede pang i-reject ng PBA office ang trade na yan. Pero napakalabo na nga niyang mangyari dahil desidido talaga ang SMC na dalhin si Christian Stan Hardinger sa Barangay Ginebra. At dito naman tayo sa ating bonus balita. Gilas Pilipinas na buhayan na muling makapasok sa Olympics matapos mag-pull out ng New Zealand sa Olympic qualifiers. Magandang balita nga para sa basketball fans ng Pilipinas dahil may pag-asa pa ang Gilas Pilipinas na makapasok sa Tokyo Olympics. Pero dadaan nga ang Gilas Pilipinas sa butas ng karayom dahil makakatapat nga nila sa group stage ang world number 5 na Serbia at Dominican Republic na world number 19. Para sa akin mga chong, ay manalo o matalo ay magandang opportunity ito para sa Gilas Pilipinas dahil sa exposure at experience na makukuha ng mga ito na po pwede nilang ma-apply sa PBA. At yan lang muna ang balitang PBA at basketball natin ngayong araw. At bago tayo magtapos, shoutout muna kila Dennis Santos. Sir John Angeles.